Alam niyo ba na hinahangaan ng iba't ibang bansa noon ang natatanging disenyo ng High Alai Building? Bibihira kasi ang mga ganitong disenyo ng Art Deco style noon. Ngunit ikinagulat ng lahat ang tuluyang pagwasak nito upang tayuan ng isang makabagong structure. Kung historical ang hanap mo at bago ka lamang sa channel ko, ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos. And also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook page kay Chubero. Intro muna tayo! Ang Manila High Alai Building ay idinisenyo noong 1930s ng American architect na si Welton Becket. Ang High Alai Building ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng Art Deco architecture sa Asia. Ito ay dating nakatayo malapit sa lumang gusali ng Kongreso sa kahabaan ng Taft Avenue at lubos na pinupuri bilang isang pinakamagandang gusali ng High Alai sa mundo. Kumpleto sa isang streamlined na modern facade, meron itong gaming room, roof garden, bars at air conditioned. Meron itong sikat na dining room at tinawag na sky room. High Alai Games were officially launched in October 17, 1940. This competitive sports, which was played by Manila's elites, involves a ball being bounced off a walled space by a players using handheld sling called cesta. Hindi gaya ng mga buildings na nawasak noong panahon ng World War II, ang High Alai ay hindi masyadong napinsala. Ginamit ito bilang isang hospital ng US Navy, then naging headquarters ng mga Japanese Kempeitai or Army Secret Police. Nang matapos ang World War II, ang High Alai Building ay inayos at pinalitan ng pangalang Roosevelt Club, a Red Cross service center na gumagamot sa mga libu-libong soldiers araw-araw. Nang tumagal, ang lumang High Alai Building ay naging abandonado at naiwan sa pagkaluma during 1980s. July 2000, ikinagulat ng lahat dahil ginigiba na ito. Sabi nila idineklarang hindi na daw safe ang building. Pero ang tanong dito, bakit kaya hindi muna nila pinakonsult sa mga conservation architects or mga engineers? Ayon din sa aking research, correct me if I'm wrong, dito daw sana itatayo ang Hall of Justice. Pero ang itinayo ay ang Torre de Manila, na viral noon dahil naging photobomber ito sa Rizal Park. The destruction of the building was a national wake-up call for the importance of heritage.
Alright guys, so magandang umaga sa inyo lahat. So nandito nga tayo sa kahabaan ng Taft Avenue. Ayan. So dito sa side na to, yan yung Ayala Boulevard. Tapos dito sa kabila, ito Antonio Villegas. Tapos sa dulo nyan, papunta ng Manila Post Office, Santa Cruz, Binondo. Tapat natin ang Philippine Normal University. Okay? Tapos dyan sa harapan natin, yan yung National Museum. Ayan, so lakad tayo dun sa dulo guys. Puntahan natin yung lugar kung saan dati nakatayo ang High Alay Building. So ulitin ko lang, ito yung Ayala Boulevard. Sir, good morning. Good morning, sir. Kumusta? Okay lang, man. Okay lang? Ayan, so ito yung Philippine Normal University, guys. Okay? Shout out sa lahat ng mga nakapag-aral dito. Ayan. Kung meron man mga nanonood sa atin na nakapag-aral dito sa Philippine Normal University, ayan, comment nga kayo guys. Ayan, grabe, ang tagal na rin ng eskwelahan na ito. Galing eto Santa Isabel College. Ayan, shout out din sa mga nakapag-aral dito sa eskwelahan na ito. So mula dito matatanaw natin yung mataas na building na yan, yung pambansang photo bomber ng Rizal Park. Eto kasi Rizal Park na yan, yun. Okay, shout out sa mga kababayan natin na nakapag-aral dito. And ulitin natin kasi alam ko marami. Maraming mga nanonood sa atin na nakapag-aral dito sa Santa Isabel College, Manila. Okay, so dito dati nakatayo yung High Alay Building. Ito kasi, ayan o, Torre de Manila. Ito yung pambansang photo bomber. Dito guys, itong bakanting lote na ito. Ayan. Dito siya dati. Tanong tayo kay Kuya. Kuya,
Pwede magtanong. Di ba dito nakatayo yung High Alay dati? Ito, no? Okay, confirm dito nga. Ayon din dun sa mga na-research ko, dito nga. Ayan. Kasi ang ipinalit nila itong Torre de Manila. Okay? Wala na tayong makikitang bakas ng High Alay building. Grabe, ang ganda pa naman ng building na ito. And ang alam ko, marami talagang tumutol nung giniba yung High Alay building dito. Kaya lang, wala eh. Hindi ko lang maintindihan. Siguro dati, hindi ko lang alam guys ha, pero correct nyo ako kung mali ako. Pero sa nakikita ko, dati kasi parang hindi nila alintana na mag-iba ng mga historical building. Sa tingin nyo? O, depende rin siguro yun sa namumuno sa lungsod, ano? Pero sayang lang talaga. Diba? Nakakapanghinayang. Kapag nakikita ko yung mga photos, mga lumang photos ng High Alay building, nanghihinayang ako. Sayang. Diga na, balik na tayo.